Aquino Diaz. Sa huling gabi ng burol, iba't ibang kaibigan sa industriya ang dumating para magbigay ng respeto sa yumaong aktor. Kabilang sa mga nakiramay kagabi ay ang basketbolista na si Alvin Patrimonio, kasama rin ang singer-actor na si Grandy Santiago at ang OMB chair na si Ronnie Ricketts na nagsabing si Diaz pa ang nagbinyag sa kanya sa mundo ng aksyon. Nagbalik din ang mag-asawang si Eddie Gutierrez at Annabel Rama at ang action star na si Philip Salvador. Nakiramay din sina Congresswoman Lani Mercado at ang aktres na si Angelou De Leon na dating girlfriend ng anak ni Paquito Diaz na si Joko Diaz. Ayon kay Angelou, nalulungkot siya na sa burol na lang unang nakita ng anak nilang si Nicole ang kanilang lolo. Bagamat di pa rin matanggap ng pamilya Diaz ang pagkawala, handa na raw silang ilibing ang padre de pamilya ngayong umaga. Patuloy daw itong mananatiling buhay sa kanilang puso. Lin, alas 9 ng umaga mamaya, isasagawa ang Requiem Mass at pagkatapos nito ay ihahatid na nga sa huling hantungan ang labi ni Diaz dito mismo sa Manila Memorial Park. Yan ang latest mula dito sa Paranaque. Balik sa iyo, Lin. Maraming salamat, Micaela Papa. Sa ibang balita naman, inatake po sa puso ang isang HIV patient matapos siyang hindi papasukin ng Pilipinas ng Bureau of Immigration. Isa ng Australian citizen ang theater actor na si Marcelino Cavestani, pero dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Ikinagulat niya na Marso noong nakaraang taon ay blacklisted na pala siya. Batay kasi sa utos na inilabas ni dating Immigration Commissioner Marcelino Libanan, isa raw undesirable alien itong si Cavestani na may intensyong magkalat ng sakit na HIV. Ang kautusan daw ito ay base sa request na rin ni Malu Jacob na Executive Director naman ng NCCA. Minsan din nag-CV bilang consultant ng NCCA ang theater actor. Tumanggi naman magbigay ng pahayag sa media ang pamunuan ng NCCA. Ang Department of Health naman umalma sa anilay diskriminasyon kay Cavestani. Malinaw na paglabag daw ito sa Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Hindi raw dapat pinipigilan ang kalayaan ng isang HIV positive na makabiyahe. It was alarming and dehumanizing. No? Ang pinakaugat lang lahat ng ito is yung aking tinataglay na sakit na hindi ko po itinago. Discrimination actually will just push people, patients with HIV, into hiding. The danger is people in hiding may unintentionally actually spread HIV because they do not know what to do. Okay, abangan nyo mamaya sa Talakayan with Egan. Mas lalaliman pa natin yung diskusyon dyan. Samantala, pasadaan natin ang mga maksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Naharang ng mga pulis ang ilang miyembro ng isang notorious carnapping group sa barangay sa Uyo, Quezon City. Arestado ang isa sa mga suspect. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Exclusive, Oscar! Yes, Igan, mag-alas 3 ng madaling araw na makasunod tayo sa operatiba ng District Anti-Carnapping Unit na tumugis sa mga muna notorious na carnapper dyan sa may sa Uyo Road, Quezon City. Mag-alas 3 nga ng madaling araw. Mangyari na aresto o na-corner agad, Igan, yung isa sa mga ito habang nakatakas naman ang isa sa mga kasamaan. Ayon sa mga pulis, Igan, ay nagpapatolya ang mga pulis nang maispatan nilang isang taxi na nilay nasa loob. Yung matagal na rin nilang nasa listahang mga suspect. Nangyari ang hot pursuit, Igan, matapos mangyari ang isang karnapan na naganap dyan sa may North Olympus sa may Fairview, Quezon City kanina'ng alauna, imedyo na madaling araw. Isang John Jimenez ang umunoy na tangayan ng isang Nissan Urban ng mga ganung oras. Inarang pa nga ito ng mga gwardiya ng tulang subdivision pero pinaputukan sila ng suspect na ikinasugat niya ng isa sa mga gwardiya ng nabanggit na subdivision. Nabawi nga, Igan, yung unang nabawi, yung getaway vehicle ng mga sakyan na laging lead niya para nga matukoy nila yung nilulusutan ng mga suspect. Kalaunan ay na-recover na rin yung Nissan Urban ni Menez matapos ituro mismo nung taxi driver na sinakyan ng mga suspect. Ang detalye, Igan, mamaya sa ating pagbabalik. Oscar! Yes, Igan. Sino ba yung nakaupo? Yung ba yung carnapper o taxi driver? Yung nakita mo, Igan, na nakaposas at nakaupo, yun yung isa sa mga suspect. Suspect. Nakiusap muna yung mga member ng District Anti-Carnapping Unit na wag munang
banggitin yung pangalan. Bakit? Dahil nga ay naakinot patuloy daw nilang tinutugis yung iba pang mga kasamahan ito. Bakit notorious carnapper to? Hindi to mga bagito? Hindi raw, actually nabanggit mo isang mga polis, eh nasa likod daw ito ng 9 counts ng carnapping itong grupong ito at matagal na nasa kanilang order of battle. Okay, maraming salamat Oscar Oida. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang state visit ni Pangulong Noynoy Aquino sa Singapore. At kasama pa rin niya rito ang kanya naging running mate na si dating Senador Mar Rojas. Pinakilala pa nga ng Pangulo si Rojas bilang personal advisor sa isang pulong sa Indonesia. Isang Pangulo sa nagpasinay ng Changi Water Reclamation Plan sa Singapore. Kila iwas sa mga pag-usapan ng dating senador ang kanyang partisipasyon sa mga state visit ng Pangulo. Tatanda po ba kayo sa mga bagay na ito? Just tawag ako. Kaya kailangan ipaliwanag ano ang ginagawa niya kasi... Hindi naman siya officially... Hindi siya official eh. Kahit na sabing personal advisor, bawal siyang italaga sa pwesto kasi one-year ban. Oo, hindi pa tapos eh. So yung kanyang kapasidad doon kailangan malaman, kailangan sariling gastos niyo dahil hindi pwede siyang... gastusan ng pera ng taong bayan. Naniniwala naman ako, alam din ni Senator Rojas, no? Kaya ang alam ko, nagbayad siya ng sariling ticket niya at accommodation. Pero iba pa rin yung pagkasa... Siyempre, nakakahiya rin sa Pangulo, bisita niya yan eh. Pagkagastusin niya pa yan. Pero pangit tignan. Pangit. Dahil gano'n na lang mangyayari sa atin pag may talunan. Di ba? Kaya ano eh, one year ban eh. Hindi naman makapaghintay eh. Lapit na ilang buwan na lang. Lapit na lang June. Actually, June ha, hindi pa Mayo, June. Halos lahat ng mga natalo talagang nawala sa limelight eh. Kahit ngayon, gusto mo silang interviewin, sila yung tumatanggi na hindi muna talaga. Three months na lang naman isarita. Hindi, gano'n nga. Pag nagsarita siya, siyempre, kasama siya ng Pangulo, lahat na sabihin niya, ito'y maglalarawan sa polisiya ng pamahalaan ni Noynoy. Kaya hindi rin siya nagsasalita eh. Alam niya rin yun. So talagang mag-observe lang talaga siya doon. Pero konti na lang ha, pangit. Nakita pa rin. Masakit pa, sabit. Sabit lang. In other words, oo nga. Samadala, ito po isang malungkot na balita mula sa New Zealand. Pinangalanan na ng New Zealand Police ang kaunanahang Pilipinang nasa Wisalindol sa Christchurch. Siya po si Ivy Jane Cabunilas, 33 taong gulang. Isa si Cabunilas sa mga natrap na Pinoy sa gumuhang Canterbury Television o CTV building. Nasa New Zealand na ang pamilya ni Cabunilas para kunin at iuwi ang labi ng kanilang kaanak dito sa Pilipinas. At balita naman mula sa Japan, kung saan isang malakas na lindol ang tumama sa karagatan malapit sa kanilang bansa. Magnitude 7.2 ang lakas ng lindol na natukoy sa northern coast ng Japan. Wala namang naiulat na matinding pinsala o nasawi sa mga lugar na nasasakupan ng Iwate Prefecture sa Tokyo. Pero dahil sa lakas ng lindol, nag-issue pa rin ng tsunami warning ang Japanese Meteorological Agency sa ilang baybayin doon. Samantala, nagulantang naman ang mga residente ng Redondo Beach sa California nang tumambad sa kanila ang daan-daang patay na isda na palutang-lutang sa karagatan doon. Kitang-kita sa aerial survey ang lawak ng tubig na napuno ng mga patay na isda. Ayon sa mga otoridad, posibleng sanhin ito ang pagkukumpulan ng maraming isda sa isang lugar na naging dahilan ng kakulangan ng oxygen supply sa tubig. Pero patuloy pa rin daw ang investigasyon sa nangyari. Sa ngayon, nagsasagawa na ng paglilinis sa dagat para hindi na makapagkalat pa ng sakit ang nangyaring fish kill. Hindi kaya wala na talaga oxygen kahit pa magsama-sama sila. O, di ba nung dati yung sa ano? Pollution. Dati yung sa, yung mga ibon, yung bigla nagbagsakan, yung mga ibon, di ba? Yung mga isda naman. Pero yung mga ganyan, hindi na pwede kainin, no? Ay, hindi na. Kahit sardinas, hindi na pwede. Hindi pwede sila. Kawawa naman sila, namatay sila. Hindi, makiramay na lang tayo. Ipaabot. Masunugin. Alright. Good news naman tayo para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Taiwan. Inalis na po ng gobyerno ng Taiwan ang paghihigpit sa visa application. Ayon kay Taiwanese Foreign Minister Timothy Yang, nagpakita raw kasi ng goodwill ang Pilipinas na maayos ang hidwaang nag-ugat sa pagpapadeport sa China ng 14 na mamamayan ng Taiwan. Malaking tulong daw dito ang pakikipag-usap sa kanila ni dating Senador Mar Rojas. Pagpapakita rin daw ng goodwill ang pagsibak sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration, gaya ng Intelligence Head Faisal Busin.
Samantala, inanunsyo na ng palasyo ni si dating AFP Chief Ricardo David na ang bagong Commissioner ng Bureau of Immigration simula sa darating na Lunes. Yes. Bakit ano ba naman puro militar? Hindi, yung David kasi kare-retire lang niya, di ba? Oo, pwesto na agad. Eh, di ba yung mga binabatikos nila dati eh. Bakit yung mga retired military officers ang nilalagay sa mga government positions? Parang walang eh. Okay, balitang Tomasino naman po tayo. Ibinida ng University of Santo Tomas ang kanilang higanteng Human Cross Formation kahapon. Binubuo ng 20,000 katao ang naturang Human Cross na isasali sa Guinness Book of World Records. Naging mabusisi ang preparasyon para mabuo ito. Ang record holder sa Guinness ay ang Oslo Red Cross sa Norway kung saan mahigit 900 katao ang sumali. Bukod sa pag-agaw ng world record, simbolo rin daw ito ng pagiging katolikong pamantasan ng UST. Simbolo rin ito ng pagkakaisa para sa pagsisimula ng Lenten season. Ang galing! Congratulations! Ang galing! Hindi lang siya ordinary cross. Hanapin niyo ako! Isa sa 20,000. Goste! Pero di ba parang ganun talaga yung cross dun sa logo? Ang galing! Ganda-ganda! Congratulations! Samantala, ito po, nabawasan ang init ng ulo. Nakaputi. Ang init ng ulo ng pasahero naghihintay ng kanilang flight sa paliparan ng Buenos Aires sa Argentina dahil biglang kumanta doon ang isang kapwa nila pasahero at yun pala, siya ang sikat na pop singer na si Cyndi Lauper. Wow! Oo nga, ibinirit pa ni Cyndi ang kanyang hit na Girls Just Want to Have Fun. Game na game naman ang mga pasahero na nakikanta pa with Cyndi. At malugod naman na binati ni Cyndi yung mga tao roon na gustong magpa-picture at magpa-autograph. Kaya sa huli, ayos lang sa mga na-delay na pasahero ang kanilang paghihintay sa airport. Thank you naman! Libre! Pag-radulay tayo dyan. Pag-radulay tayo kung magpag-tanya. Alam na. Ano na paus ako? Pwede. Pwede na. Pwede na. Pang-concert lang, Lola mo. Pa-picture na lang kayo. Swerte ng mga ka-fly. Ito na, Glee fans, listen up. Samantala, nag-tweet naman ang star ng Glee na si Lea Michele tungkol sa pagbalik ng Pinay singing sensation na si Charisse sa hit TV musical. Ayon kay Lea, excited na raw siyang muling makasama ang co-star niyang Pinay. Inilagay pa nga niya ang picture niya ng dalawa ni Charisse sa Twitter. Ni retweet naman ni Charisse ito at dinadagan pa na, ang sweet! At bukod dito, nag-posting si Charisse ng picture nila ng Glee co-star at half Pinoy na si Darren Criss. Wow. Ang cute ni Darren. Go Pinoy! Hello! Ang cute naman! Okay, hirin pa na tayo. Laban niyo bear! Ligay mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang kahit o paano, ipaglami pa rin po ng ating panahon. Ayan, dahil meron pa rin po tayong tail or buntot ng ating cold front. Ito po ay mararanasan sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas, Northeastern Mindanao. Ang cold front po ay pagtatapoy ng malamig na hangin sa mainit na hangin, paitaas. Nagdudulot po yan ang ulap at ulan. Kaya naman po ang buong Pilipinas. Makakaranas ang madalas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagtulog. Ang ating pong sunrise, 6:08 ng umaga. At ang ating pong sunset ay mamayang 6:05 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso sa kahit ano pa mang hamon ng panahon. Manatiling alerto at mahinaon, Arlene and Alison Pacan and J. Eloria. Happy birthday! Wala pong bibitaw sa pagtambay kasama ang inyong paboritong barkadahan dito lang sa Unang Hirit!